Magandang araw sa inyo guys, this is Weng DIY Shop. Nandito tayo ngayon dito sa makinang 4D56 Turbo. Magpapalit tayo ng timing belt at balancer shaft belt nito. Kaya dapat hindi na tayo magpapalit nito, kaso nung iche-check ko yung balancer shaft belt nya, putol guys. Putol yung isang balancer shaft belt nya sa loob. Ewan kung makikita nyo, wala na guys. Bali yung belt niya dito, yung isa. Kung makikita nyo guys, wala na oh. Wala na yung belt, putol, bali na sa loob. Buti na lang na check, dapat kukumpletuhin ko na 'yan. Ngayon, bago tayo mag-ano diyan, sigurado natin naka-timing mark tayo ng naka-marking tayo at naka-fire tayong number 1 top dead center, number 1 piston, bali naka-timing itong camshaft, injection pump, plus yung pulley. Ngayon, nakita nyo, meron tayong ano dito, meron tayong socket na 19 naka-attach dito. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano tanggalin yung crankshaft bolt nya through ano, i-restart natin sa sakyan, retondo lang para lumuwang ito. Bali nakatukod dito. Ito si kamatayan. Ayan guys. Ayan na guys. Oh. Ayan guys. Kakalagay natin yung crank bolt mismo ng crank bolt. Iriritondo lang natin para lumuwang. Huwag natin na. Oh. Nag-loose. Nakadikit yan. Retondo lang natin yan eh. Kumuka lang kayo. Guys, lumuwang na. Okay, nakita nyo guys, lumuwang na. Ayun guys, bali natanggal na yung crank bolt dito. Bali magtatanggal tayo ng cover. Tanggal na yung crank bolt dito. Tapos tanggalin na itong water pump, itong hydler mismo ng aircon, tatanggalin natin yan, pati yung mounting nya, bracket, para matanggal itong timing cover. Isisay na natin ngayon. Pag natanggal na natin lahat yan guys, bago tayo magtanggal ng timing belt, make sure na itatiming natin ulit siya sa markings nya. Itatapat nya yung itong camshaft, injection pump, plus itong crankshaft sigunyal nya. Itatapat mo yung ilaw, wala mo yung ilaw. O yan naman na guys, magkalag muna tayo. Tanggalin muna itong pulley sa water pump. Tapos pala ilabas itong crank pulley. Tapos tanggalin itong hydler bracket nya dito sa aircon. Yan muna guys. Yung nakalag na natin yung ano, yung hydler pulley bracket nya. Tatlo yung bolt nya guys, ayan. Ayan, tatlo. Dito siya naka-touch yung hydler pulley bracket niya. Ngayon, nakalag nito, tanggalin na natin yung crank pulley, and then huwag niyo kalimutan spray ng WD-40 guys para mag-penetrate, para magaan siya lumabas. Baka magpalit na rin tayo ng ano, ng water pump. Narinig niyo guys. May ano na siya, yung bearing mahina, para one time job na lang siya. Muna guys, tanggalin natin yung crank pulley. Tanggal itong crank pulley, then tanggal itong timing cover, lilitaw na lahat. Kakapalitan na rin natin to. Kung anong suggestion ng customer. Sa akin, palitan dapat ito kasi maluwang na yung bearing. Maingay yan. Hindi magtatagal, iingay yan. Para one time job na lang, palit na rin ang water pump. Guys, ang bait ng crank pulley. Dahil nag-penetrate na yung WD-40 na nilagay natin mula kanina. Ayun guys, ang bait oh. Malabas na siya guys. Napakabait ng pulley. Lalabas na siya, marunong makisama. Dandahanin nyo lang yan. Wiggle it. Yeah. Wiggle it nila yan guys. Ayun. Tanggal na yung crank pulley. Ito yung marking next guys. Oh. Yan yung markings niya sa pulley. Diyan natin tatapat sa timing cover.
pag nag-timing tayo. Pero may sariling mark yung timing gear niya doon sa crankshaft gear niya. Yan naman na guys. Yan guys, natanggalan natin yung mga bolt ng tornillo ng timing cover. Ito guys, ilabas na natin. Ah, meron pa. Meron pa doon isa sa ilalim. Ito guys, bali natanggalan natin yung timing cover. Lumitaw na yung bituka. Ito yung mga bolt niya, mga tornillo niya. Bali, mula dito sa taas, isa. Sa gitna, dalawa. Sa gilid, tatlo. Apat. Then, lima. Yan lang guys. Ito yung timing mark niya. Nandito tayo sa letter T. Yan, dyan yung timing mark niya. Ngayon, titignan na natin yung routing na photo guys. Ito guys, ito yung timing bolt niya, itong malaking ito. Yan, timing bolt siya. Ngayon, nandito yung balancer bolt. Kikita niyo yan guys. Ayan yung maliit na yan. Yan, ito. Guys. Ito guys, putol siya. Ito. Ito guys, ayan, kikita niyo guys, putol guys, matagal ng putol ito. Ito na lang, na-check natin. Ayan guys, ito yung balancer bolt. Pag tinaming natin yan, eh merong markings yan. Ito, ito yung markings niya. Ayan guys, natanggalin natin guys. Ngayon guys, para makalag natin yung mga timing belt saka balancer belt, kailan iset natin ang timing. Kailan matanggal muna yung timing belt. Pag natanggal yung timing belt, and then dun pa lang makakalag yung matatanggal yung balancer belt plus yung bearing niya, tensioner bearing. Itong bearing na ito, ito itatanggalin natin yan. Itutulak natin kasi itatanggalin na natin yan kasi din magpapalit na tayo yan. Bali, ikot muna natin guys. Set muna tayo ng top dead center guys para sigurado, para pag sinuli natin yung timing bolt, naka-fire na tayo. Ayan guys, konti na lang ito, konti na lang yun, naka-timing na yung injection pump natin. Check natin yung camshaft. Ayun yung camshaft guys, naka-timing na rin. Itong camshaft, naka-timing na rin siya. Check natin yung crankshaft. Bali, natanggal na yung timing bolt natin. Naka-markings na siya. Ayun guys, naka-top dead center na. Wala lang spacer, binalik ko lang. Ngayon, ayan. Ikot-ikot na lang yan, pati dito sa kabila. Ayan, mark na. Ngayon, magtatanggal tayo ng water pump. Papalitan na rin natin yung water pump. The same time, lilinisin yan, pati yung tensioner bearing, tapos set of oil seal. Magmula sa cam seal, crank seal, balancer, shaft seal, dalawa. Shaft seal, dalawa. Papalitan yan guys. Ito yung naputol na timing belt. Ito yung naputol nyo. Itong balancer, shaft belt. Bali, sa dating nito, matagal ng putol ito. Kaya, oh, may ngat-ngat na rin siya doon. Kaya pag ito na ilagay, babalik ito sa dating under niya, dating tining ng makina, at bibilis pa yan. Kasi pag ito naputol, isa rin sa nakakabawas ng power ng makina. Mabawasan siya ng 10% base sa experience ko. Kaya pag nilagay ito, gaganda yung tunog ng makina under, pipino pa, titining pa. So yun naman guys, update ko na lang mamaya. Bali, kalagin yung water pump. Meron mga lima o apat na tornillo yan. Wala dyan guys, ayan. Yan, basta lahat na nakita nyo nakata sa water pump, tanggalin nyo lang yun. Water pump, nasa 2,000 kalagin yun. Replacement parts. Yan naman na guys. Malinis na. Malinis na yung... Yan, malinis na siya. Ayan, yan yung... crankshaft. Bali, tinatanggal ko na yung crankshaft, sila tanggalin seal. Ito, balancer. Balancer. Ito. Yan. Yan, guys.
tatanggalin natin yung oil seal, balance. Shop seal. Balancer, shop seal. Tapos, ayan pa yung kasa. Matanggal na guys. Ang pagtanggal natin guys, ganito. Itong gagamitin nyo. Gali, gumawa lang ako ng improvise. Tagal ko nagamit ito. Pasok nyo lang gano'n. Para, sumingit. Pasok nyo lang gano'n. Tapos gano'n nyo, para masungkit. Hilayin ng pag-ano'n yung oil seal yan. Pero pag pinasok nyo, lagyan nyo na lang dito para grasa. Para hindi magasgas mismo yung shafting. O guys. Ayan guys, tinatanggal ko itong isang oil seal. Guys, pinasok ko lang doon. Ayan. Ayan. Ayan na guys. Sumama na. Yun. Ayan. Special tools guys. Ayan, ayan pa. Special tools na ginawa ko. Ito pa yung isa. Ito pa yung isa. Masko driver lang yan. Ito yung main event ko. Ito talaga special tools talaga yan. Pangkalag ko na seal yan. Yung adjustment yan. Sponsor din ito guys. Sa kaibigan ko Amerikano. Alam nyo naman, dahil nasa Clark Angeles City ako, maraming foreigner dito, mga customer ko dito, may Amerikano, may Korean, may Chinese, may Hapon, may Pinokyo. Alam nyo na yun, sino yung Pinokyo? Di Pinoy. Pag Amerikano gano'n mga foreigner, wala akong sakit ng ulo. More on replacement. Ito, replace lahat yan guys. And, kita nyo guys, ano ilan, isa, dalawa, tanggal yung isa doon sa kabila. Ayan guys, tatanggalin ko ito isa. Isa ilaw ito. Ayan. Ay. Ayan, kita ko guys. Tanggal. Tanggal ang oil seal. Bali, tatlo na. Tatlong oil seal ay natanggal natin. Crank shaft seal, balancer seal doon sa right side, ito naman balancer shaft seal dito sa left side. Yung dito guys, pinalitan ko na ito eh, kaya to, nakapahinga na ito eh, ganung ginawa ko yung ano, yung ginawa natin yung head cylinder nito, kaya hindi ko napapalitan to guys. Yan na muna. Tingnan yung parts natin guys. Dumating na yung timing belt natin. Original Mitsubishi, tapos balancer belt, original Mitsubishi, oil seal natin, original from Mitsubishi, bali sa balancer seal, left, balancer seal, right, camshaft seal, and crankshaft seal, puro Mitsubishi siya guys. Tensioner bearing natin, dumating na, bali TNT bearing, TNT brand, replacement parts lang ito, TNT. Tensioner bearing sa malaking tensioner bearing sa timing belt GMB, then water pump GMB brand. Ulaan nyo guys kung magkano halaga nyan, including water pump, nakakalaga lahat yan ng 10,000, more than 10,000. Water pump, timing belt, balancers belt, oil seal, tensioner bearing set, nasa 10,700 dyan guys. Bali, install ko na sa sasakyan guys. Umpisaan ko na. Standby na muna. Una natin lalagay seal. Lalagay muna natin yung seal guys. Lagay na yung ano guys, itong crank seal. Lagay nyo ng grasa. Pag nilagay nyo yung mga ano guys, lagay nyo ng grasa dito para malubricate. Pati dito sa gilid para magandang pasok nya. Ayan guys, oh. Lagyan nyo lang ng grasa. Grasahan nyo lang. Ayan guys, ito lang, grasahan nyo lang. Ayan guys, lagyan nyo na. Ayan. Kamahin nyo lang ng ganun yan guys. Ayan, tulak nyo lang. Kamay-kamay nyo lang yan. Yeah. Ayan guys, tutulak pa natin yan sa kabila. Ito yung isa guys, itong malaking seal sa balancer shaft seal dito sa may side ng injection pump. Kumbaga isabay nyo na dito sa bushing nya.
Ito yan ang ano niya, guys. Ayan. Oops. Tulak na lang galak. Yun. Yun guys. Yun. Ito guys, gumawa akong special tools natin. Pangalawang gawa ko na ito ay pangalawa o pangatlo na. Yung isa na harbor, isa naman hiram, hindi na sinulip. Ginagamit ko ito sa mga cam gear, kaya ng mga balancer shot belt. Balancer gear, yan, papasok nyo lang ganun guys. So. Napan nyo lang lagar yan guys. Pasok nyo ganun, tapos lagay nyo na yung socket dito. Hawakan nyo na lang, kontray nyo, kaya tutukod na lang sa paghigpit nyo guys, ayan. Yan, ganun din dito. Ganun dito guys, oh. Ayan, oh. Yan. Kakanal lang ganun yan. Kakanal na siya. Pagkakanal yan ganun, lagay mo na yung socket dito, 12. Higpitan mo na. Okay, luwangin mo. Kontrain mo. Okay, hayaan mo na lang tutukod. Yan guys. Simple lang yan guys. Baling sa size ng ginamit ko, bali 3/4 inch sa standard sa mga tools ko pa ito nung gumagawa pa tayo ng American cars. Ngayon, katumbas nito 19mm. Ayun guys, dandan, kinukumpleto na natin. Nandito na yung timing gear, yung crankshaft gear niya. Tapos lagay na natin yung balancer belt. Lagay na natin yung balancer belt. Bali nakatutok siya dyan guys. So, ito yung crankshaft. Ayan, naka-markings tayo. Crankshaft, balancer belt. And guys, nakatutok. Kita mo yung white, pen white, white markings natin. Ayan. Nakatutok na. Tapos dito sa kabila, yung ayan. Ayan guys, yung sign. Ayan, nakatutok na. Bali set, tapos na tayo sa balancer belt. Ngayon, lagay muna natin yung water pump. Tapos sa water pump, doon na tayo sa timing belt. Kasi kailangan dito sa tensioner. Didikit dito sa water pump. Doon ito pipigil, nakatukot itong spring. So, yan na muna guys. Update na lang mo yung konti. Water pump. Ito, nailagay na natin yung timing belt mismo. Yung crankshaft pulley. Crankshaft and camshaft and injection pump. Bali naka-timing na siya dito sa camshaft. Ayan guys, yung kulay green na yan. Timing. Ayan. Tapos dito mismo sa injection pump. Ayan, bali yan, nakatapat siya guys sa injection pump. Then dito sa ilaw doon. Ayun. Ayan. Ayan guys, bali nakatak. Nakatapat. Ikot natin siya 360 degrees para check uli yung timing. Ayan, ikot natin. Ayan guys, bali ikot natin 360 degrees, magche-check uli tayo ng timing. Tingnan mo naman paano ko yung ano yung sa ilalim. Yung sa ilalim yung puti, yung marking. Sige, ikot mo lang. Wala pa yata. Sige, yan. Yan. Yan, ikot natin. Itapat mo dyan. Lapit na. Lapit na. Ayun. Dali lang. Dali lang. Itapat mo pare kayo. Sigurado ka? Ayan guys, bali naikot na natin yung makina na 360 degrees. Ayan, check natin ulit sa timing. Ayan yung crankshaft. Ayun yung crankshaft, yung timing mark niya, marker sa timing belt. Tapos punta tayo dito sa camshaft. Ayan, bali nakatapat na siya guys. Tapos injection pump.
Ayun, perfect na. One click start na yan, guys. Yung balancer bolt natin. Ayun, nakatapat pa rin siya. Ayun, yung balancer bolt. Kita nyo yan. Ayun, guys. Ayan. Balancer belt. Tapos, ito yung sa kabila. Ayan. Yung white mark, doon yung may triangle. Ayan. Ayan, guys. Bali na itapat na. Ilalagay na natin yung cover. Oh, plus type lang ganun. Ayan. Lagay na natin yung timing cover dito. Then, pulley. Tapos, hydler. Pulley hydler ng aircon bracket. Tapos, sarado na natin. Pan belt. And then, radiator. Then start the engine. Yan na, guys. Bali na ilagay na natin yung timing cover. Inokompleto na natin. Sana yung paglagay ng pagtanggal at pagbaklas ng timing bolt at balancer bolts plus yung water pump plus yung lahat ng set of all seals, sana may natutunan kayo, guys. So, hanggang dito lang videos natin. Dito na nagtatapos. Don't forget to subscribe, like, and share. And don't forget to tap the bell para updated kayo sa mga darating pang videos. So, dito na lang tatapos ang vlogs natin, guys. See you na lang sa next video. Ang pagkukompleto nito at pagpapa-under nito, guys. This is Weng DIY Shop. See you and bye-bye! Huwag nyo rin kakalimutan, higpitan yung mga tornilyo nyo, guys, ha. Lalo na sa timing belt, saka tensioner bearing. See you and bye-bye. Thanks for watching.